Hi, curious cats! Tara, let's go inside the Salcedo Market. But first, kuha muna tayo ng marker sa entrance. Sa araw na ito, titignan natin kung ano-ano ang mabibili natin sa halagang 500 pesos. Madaming iba't ibang pagkain na makikita dito. Kagaya na lang nitong stall na to, offering Thai food. Ito namang stall na to ay nagbebenta ng local delights at Kapampangan food. Ito yung grasshopper. Hindi yung grasshopper. Grasshopper ba yan? Crickets. Crickets pala. Ito naman yung binabalik-balikan kong Chinese lumpia. Marami siyang gulay na ingredients at sweet din yung sauce niya. Medyo pricey lang siya at 120 pesos, pero promise, masarap. That's right, best tacos in town right there. Local every Saturday. Find us here, 7 a.m. to 2 p.m. guys, check it out. Ang mga vendors dito ay matatagpuan sa labas at pati na rin sa loob ng Salcedo Park. Perfect siyang puntahan after mag-jogging or maglaro sa park. Okay din talaga yung lugar dahil maraming malalaking puno, kaya naman presko sa umaga at masarap maglakad-lakad. Hello! Our favorite! Favorite, kinunot, Bicol's Delicacies. Isa din tong Bicol's Best sa binabalik-balikan ko dito. Bumibili ako dito ng ulam para pwede ko na lang initin kapag tinatamad ako magluto. Meron din silang ginataang bilo-bilo at mais for merienda. Sobrang sarap ng mga ulam nila na may gata at talaga namang kanin friendly. Mas marami na ngayon, no? Oo, ang dami ngayon, grabe. Masaya. For my first purchase, bumili ako nitong 1-pack of Spanish bread from Lucky Bread Basics. It's worth 70 pesos, but breakfast for the week ko na siya. I tried it, and malambot naman yung bread, tsaka it really brings back childhood memories. Na-curious din ako dito sa Namiyaki Pancake, bumili na rin ako para matry. It's just 30 pesos each, at kumuha ko na isa. Kumuha rin ako ng hash brown at 25 pesos. What do we have here? This is the Japanese pancake. Is it good? What's the taste? Soft and fluffy. Soft and fluffy. And buttery. Good! Naglakad-lakad pa ako at marami rin ako nakitang nagbebenta ng suman, puto, at iba't ibang kakanin. Marami rin iba't ibang mga tinapay. Kagaya nito na French pastries naman ang mga binibenta. At this point, medyo naramdaman ko na yung gutom, kaya nung nakita ko yung buffalo wings, ay napabili na ako. 4 pieces for 160 pesos. Not bad. At nauhaw na rin ako, kaya bumili na rin ako ng drink. 60 pesos for a regular size. Ang last stop ko ay itong special Ilocos empanada. Kumuha ko ng isa at 100 pesos. Kulay orange siya, kagaya ng kwek-kwek. At may lamang gulay, toge, giniling, at itlog sa loob. Madami pang pwede makita sa Salcedo Market. May Korean, French, Moroccan cuisines, may mga barbecue at ihaw-ihaw rin. So punta na lang kayo para ma-experience nyo ito. Okay, medyo intense tong araw na to. Sobrang init. Tignan mo, pawis na ako. Tsaka, nung pagpunta namin, hindi pa ganun karami yung tao. Pero ngayon, grabe, sobrang dami na. And yung mask, hindi siya nakakatulong kasi sobrang hirap huminga. Actually, baba ako nga. Ayan. Yan. Better. Nakatawa kasi nagpa-picture pa yung isang stall. Natuwa yata siya sa itsura ko. Sabi niya, yung mga bumibili daw sa kanya, puro mga Chinese eh. So, mukha naman daw akong Chinese. Fun fact, hindi ako Chinese. I'm a pure Filipino. I think yung pagkakapampangan ko, lumalabas lang sa mga mata ko. Yun. Laki naman ang mata ko, ha? Yes! Nakauwi na tayo. Here's the Ilocos empanada.
ang wings, honey garlic, salted egg, and then Trixie bought padsyo. Looks so good. Tingnan natin tong empanada. Anong laman sa loob? Special kaya? Oh. Mmm, legit. Legit ba? Legit? Mm-mm. May egg. And toge. And then, may tuka. Yan. So, ito lahat ng binili natin. At hindi natin naubos yung 500 pesos. May natira pa tayong 55 pesos. Satisfied naman ako at madami-dami rin ako nabili. Nabusog din naman ako. If you like this video, subscribe to my channel, please. Motivation ko na rin to para gumawa ng more videos. Until then, thanks!